Good day sa inyong lahat mga boss. Meron na naman tayong bagong scanner ngayon at ito'y pinapareview sa akin ng isang supplier. Yung binilhan ko ng scanner na to. Actually natuwa sila doon sa ginawa kong review kaya nagpadala sila ng isang sponsored scanner ito. Ito kasi binili ko sa kanila. Tapos ito pinadala nila sa akin for review. Kaya ngayong 2020, ito yung first product review na gagawin ko. So titingnan natin kung anong functionality tsaka anong feature nitong scanner na to. Ayan. Dito sa likod, JOVD functions niya. Yung easily determine the cause of the check engine light o yung meron lumalabas na check engine light indicator dun sa ating dashboard. Tapos, read and clear trouble code. Syempre, common yan sa mga scanners. And specialize in testing Japanese vehicles. So, Japanese vehicles. Commonly Toyota, Honda, ayan, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Suzuki, and Subaru. Ayan. So, para makakita na natin, guys. Check na natin itong ating scanner. Sasaksak na natin ito sa ating OBD port. Sa mga interested guys pala na bumili ng product na to, ilalagay ko yung product link doon sa description box ng video na to and also dun sa pin comments para kung gusto nyo bumili. Napakamura nito guys, worth it siyang bilhin. Ito lang yung packaging nya pero original Ancel ito guys ha. And then meron siyang USB cable, kinoconnect ito dito sa ating dito sa port na to tapos sa ating computer. Ayan. So syempre lahat ng scanner guys before natin i-saksak ang ating scanner, make sure na naka-turn off pa ang ating ignition switch. Tapos yung OBD port nitong Honda CR-V. So kung lagi kayo nanonood ng mga videos krito sa Honda CR-V, yung OBD port syempre nandito sa right side nitong aking sa driver side dito sa may kanan. And nung pinlog in ko yung ating scanner sa OBD port niya, nag-turn on kaagad siya. Okay, so kailangan ko muna i-turn on yung ating ignition switch. Turn on lang. No need to start yung engine. Ayan, select brand. Ayan, pag pumipindot walang sound yung ating ano. Walang sound yung ating scanner. So, ang pagbabasihan nyo lang is yung nakikita nyo dito sa screen niya. Hindi siya touchscreen, may button siya. Ayan. Tapos, select brand. Honda tayo eh. Honda CR-V ito. So, syempre sa Honda natin ilalagay. Communication. Please wait. Yeah, so tinatry ng scanner natin na makipag-communicate dun sa ating ECU or dun sa ating computer. Nandun na kagad siya sa read codes. Wait lang. Yan, doon muna tayo sa entering system guys. Hindi niya na-detect doon sa ano kanina. So mukhang ang first procedure dito is entering system muna dapat. ISO 9141 itong ating ating computer box nitong ating Honda CR-V. Tapos MIL status of DTCs in the ECU is 0. Tapos readiness, ayan. Nakikita niyo lahat, enter lang natin. Magre-read codes tayo. Since nakita natin kanina doon sa screen pa lang nakalagay si walang fault code. Ayan, lumabas na vehicle has no fault codes. Tapos, IM readiness.
Misfire monitors not applicable. Fuel system not applicable. Data stream. So makikita nyo dito sa data stream natin kahit naka-turn off pa yung ating ignition switch. Ayan, nakalagay na rito. RPM natin 0, syempre kasi nga nakapatay pa yung ating makina. Yung ating speed sensor 0 kilometers per hour kasi hindi naman tayo umaandar. Yung spark advance natin, yung ignition timing natin 0 kasi nga off pa yung ating engine. So try natin i-on yung ating engine, guys. Ayan. So makikita nyo, nagkaroon ng reading karamihan sa kanya. Yung engine coolant temperature natin is 30 degrees Celsius pa lang kasi cold start. Kaya start ko lang ng makina natin. Pero pataas siya ng pataas, ayan, 31 na siya. Yan yung tinatawag natin na data stream. So nakikita natin dito lahat kung ano yung readings ng mga sensors natin. Ayan, wait lang. Ang RPM natin based dito sa ating OBD scanner is 1,440. Sa ating mismong gauge naman is almost the same, 1,400 din. Kasi 1,500 yung nasa gitna eh. Nakikita nyo ba? Hindi yata. Ayan. Ayan, pababa na siya, nasa 1,2 na lang siya. Ayan, 1,1 naman dito, 1,190. Ayan, bumababa na siya ng bumababa. Ayan, so since accurate naman yung RPM reading niya, yung vehicle speed natin since nakastop pa tayo is 0 pa rin. Spark advance natin is, ayan, 2.5 degrees, 1 degree. Ayan. Ayan. So kung gusto niyo i-monitor yung inyong mga sensors while driving, yan, makikita nyo dyan, engine coolant temperature nasa 55 degrees na siya. 55 degrees Celsius na siya. Then RPM natin right now is nasa 750 to 760 RPM. So dito sa atin, analog kasi itong ating isang RPM gauge, so nasa between 600 tsaka 800 yung kanyang arm eh. Pero since analog yan, hindi natin masasabi exactly kung ilan yung RPM. So ito yung digital na RPM natin. According sa ating scanner is 730 RPM natin. So try natin kung ano mangyayari sa RPM natin once mag turn on tayo ng aircon. Ang RPM natin tumaas. Nag 900 siya nung unang trigger nung ating aircon. Tapos right now nasa 720 RPM siya. Spark advance natin is at 2 degrees and 4 degrees na siya. Engine coolant temperature natin is 63 degrees Celsius pa lang. Exit. Misfire monitor not applicable. Fuel system monitor, ayan. So yung mga non-supported itong ating vehicle tsaka yung sa kanyang computer box or sa kanyang ECU, ayan, not applicable tong mga to. Comprehensive component monitor is okay. Heat catalyst monitor, wala, not applicable. Maraming not applicable, non-supported dito sa ating scanner na to. Ayan, exit natin. Ayan. Okay, so patayin ko muna yung makina, guys. Meron pa akong isang gustong makita.
Ayan, so nagtanggal ako na isang solenoid. Clutch pressure solenoid yan. Ayan guys, so syempre, para matesting natin kung talagang working itong ating scanner na to, since walang fault code ang ating kotse, kailangan kong siyang gawa ng sa kanyang fault code. So nagtanggal ako ng isang sensor guys. Tapos open na natin yung ignition switch. Tingnan natin kung madedetect ng scanner. Ayan, so naka-turn on natin ignition switch, OBD2 system ulit. Scan niya ulit yung protocol. Wait lang natin ma-detect nyo yung protocol nitong ating ECU. ISO 9141. Ay, meron na siya na-detect DTCs in the ECU1. So tingnan natin guys kung ano yung na-detect niyang error, kung tama doon sa hinugot ko. Read codes. Ayan, P0748 pressure control solenoid. Sa transmission ito guys, pressure control solenoid A. So tama yung kanyang na-detect na problem kasi hinugot ko yung socket para do sa ating automatic transmission pressure control solenoid valve. Ayan. So tama naman yung kanyang naging reading. Tapos exit natin. Then try natin mag-erase code. So probably hindi niya dapat ma-erase yung problem kasi hindi ko naman inayos. Ayan. Please turn ignition on with engine off. Please press OK key to continue. Enter key. Ayan. Emission related diagnostics information has been cleared. Okay. So, read codes ulit tayo. So, dapat meron pa rin yan guys kasi nga, ayan, meron pa rin. Nakikita nyo lumalabas pa rin yung P0748 problem kasi hindi naman natin inayos. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon guys, exit ko muna ta. Are you sure want to exit the diagnostic function? Ay, wait. Yes, pala. Pag bumalik na siya dyan, okay. So, turn off ko muna ignition switch natin. Ibabalik natin ngayon yung socket na hinugot ko. Ayan. Hindi nyo lang masyado makita rito sa video guys. Pero ayun yun. Yung socket na ginagalaw ko. Ayan. So naikabit ko na siya. Ayan. And then read tayo ulit. Ayan. Try natin mag-read ulit. Turn on natin yung ignition switch. Ayan. Okay, so scan siya ulit ng protocol. DTCs in this ECU is 1 pa rin. So read natin 'yan. Read codes. P0748 nandiyan pa rin, 'di ba? So this time guys, gagawin natin erase code. Are you sure? Okay. So enter lang natin. Please turn on ignition. Turn ignition on with engine off. Press okay key to continue. Okay. Diagnostic information has been cleared. Read codes tayo ulit. Ayan. The vehicle has no fault codes na. So ngayon guys, since ibinalik na natin yung socket dun sa pressure control solenoid A natin, ayan, wala na siya ulit error. So ganun kasimple. Maganda siya. Na-detect naman niya ng tama. Tama yung hinugot ko. Tama naman yung code na lumabas. Tapos, kini-clear ko siya kanina. Kahit nakahugot pa yung socket, hindi ko pa binabalik. Hindi niya ma-clear, di ba? Kasi nga existing pa rin yung problem. Pero nung ibinalik ko, na-clear na niya. So, okay itong scanner na to guys. Maganda siya.
Ancel is a good brand. Kilalang brand ang Ancel worldwide pagdating sa mga OBD2 scanners. Tapos, ang kagandahan sa kanyan, maliit siya eh. Napaka-handy niya. Halos siliit na nga lang siya ng mga cellphone ngayon. So, pwede natin siya itago dito sa ating kotse para kahit nasa travel kayo, kung gusto nyo ma-monitor. For example lang naman, may mga gauges kayo na non-working na. Non-working na yung ating temperature gauge. Yung RPM gauge nyo is syempre analog. Kung gusto nyo makita yung digital reading, pwede nyo makita rito. Tapos yung speed ninyo, kung sa tingin ninyo is hindi na accurate, or kung gusto nyo matest kung accurate pa yung inyong speedometer gauge dito sa inyong kotse, pwede nyo gamitin to. Ayan. So napakamura lang niya. Sa mga interested guys pala na bumili ng product na to, ilalagay ko yung product link doon sa description box ng video na to, and also doon sa pinned comments para kung gusto nyo bumili. Napakamura nito guys. Worth it siyang bilhin. Ito lang yung packaging niya. Pero original Ancel ito guys ah. And then meron siyang USB cable. Kinoconnect ito dito sa ating dito sa port na to. Tapos sa ating computer. Ayan. Yes. Exit muna natin. Tool setup. Ayan. Sa tool setup wala naman ang ibang laman kundi language unit of measure lang naman kung gusto niyo baguhin. Yung contrast, yung linaw lang naman ng screen yan. Feedback and device information. Yung device information, software version lang naman to. Okay. Ayan. So, napakasimple guys. Kapag gumagamit ng scanner, once natapos na kayo sa scanning, turn off nyo muna yung ignition switch. Ayan. After turning off yung ignition switch, pwede nyo nang hugutin ngayon yung ating OBD port. Ayan. Okay na siya. And then, ganun lang kasimple guys. May advice ko to sa mga car owners kung gusto nyo ng troubleshooting sa inyong ating sasakyan. Ang disadvantage lang nito, engine tsaka transmission reading lang ang kayang gawin ng scanner na to. Hindi niya kayang mag-detect ng ibang fault tulad nito. Ito kasi full system scan ito. Yung ABS, yung SRS, yung mga window function, may mga electrical component tayo na may functionality. Yung battery reset, oil reset, kayang gawin itong scanner na to, pero itong isang to, hindi. Okay. So, yung main function lang niya is for clearing codes, reading codes, and then yung data stream lang. Yan lang yung pinaka main function nitong scanner to. Okay. So, pero sa price niya, that's good. Kasi napakamura nitong ating scanner na to. Okay, guys. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana, guys, nagustuhan niyo yung pinresent kong product sa inyo ngayong araw na ito. Thank you po.